Biyaheng Japan si Pangulong Duterte para magtalumpati sa isang mahalagang pulong. Kasama niya ang nasa 16 na cabinet officials at iba pang opisyal ng gobyerno. Ang sabi ng ating ambassador sa Japan, parang pabuya raw ng Pangulo sa mga opisyal ang biyahe. Bagay na inalmahan ng ilang kalihim. Mula sa Tokyo, Japan, nakatutok si Ian Cruz. Pangunahing agenda ni Pangulong Duterte sa Japan ang pagdalo sa International Conference on the Future of Asia na inorganisa ng Japanese Media Group na Nikkei. Speaker ang Pangulo sa itinuturing na isa sa mahalagang forum sa Asia na dinaduluhan ng mga personalidad sa politika, negosyo at akadim. Nasa 16 na cabinet secretaries at iba pang mga opisyal ng pamahalaan ang makakasama ni Pangulong Duterte sa kanyang ikatatlong pagbisita dito sa Japan kung saan nasa 300 bilyong pisong investments ang makukuha ng Pilipinas. Sabi ng ambassador ng Pilipinas dito sa Japan, pabuya daw ito ng Pangulo sa kanila. Ito'y pabuya sa nakaraang eleksyon. Why do you bring 20 cabinet members here? Pati ang local government or land reform. Wala naman land reform dito. Tapos na. Nandun sa atin. But I think the president is so elated with the results that it is, of the midterm election, that it is an affirmation of his administration in the last 3 years. Yun ang katotohanan. Parang pabuya. Pero iginit naman ni Ambassador Laurel na hindi ito junket. Ito'y pabuya. Yung parang, ay sumama na kayo at tikwan. Ang pakain ay libre. Hindi naman junket. Dahil, you know, the president, you know, I'll tell you, at 75, I get tired very easily. And I can imagine that fellow, who's 6 months younger than me, I think is also getting tired with the kind of lifestyle and schedule that he has. Now, my impression is, it's important that, you know, the cabinet is here for reasons that they may ask the Japanese. Sagot ni Trade Secretary Mon Lopez, tuwing bumibiyahe sila kasama ang Pangulo, sinasamantala nila ang pagkakataon para makausap ang foreign business community. Kahit kailan, hindi raw nila ito nakita bilang pabuya, gayong nagtatrabaho sila araw at gabi para mapagandaan ang mga aktibidad ng Pangulo. Ukol sa seguridad sa West Philippine Sea, sinabi ni Laurel na kinikilala ng Japan ang Pilipinas na kaalyado nito at strategic partner. Inaasahan din ang pagkikita ng Pangulo at Prime Minister Shinzo Abe. Pero hindi raw makakaharap ng Pangulo ang bagong emperador na si Naruhito. Mula rito sa Tokyo, Japan, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Sabi naman ni Executive Secretary Salvador Medjaldea, hindi naman daw pabuya para sa mga kalihim ang biyahe sa Japan. May kanya-kanya raw silang trade missions doon. Hindi raw sila dekorasyon sa summit. Gate din ni Agriculture Secretary Manny Piñol, working trip daw ito at hindi pabuya. Sagot daw ng kagawaran ang gastos niya at isang staff member. Bahagi raw siya ng delegasyon dahil may issue kaugnay sa agrikultura na tatalakay ng Pangulo sa Japan.